Yo, what's up guys? This is Anand Vlog TV here. So for today's vlog, mga lods, ano, mag-a-unbox tayo ng isang motorcycle intercom. Ang brand nito ay Aegis. So ito yung ginagamit ng mga riders para kapag may back ride sila or may ride sila sa isang grupo. So para magkarinigan sila, ito yung ginagamit nila. So kung makikita nyo yung drawing, mga lods, ayan. Ayan yung drawing. So dito siya nilalagay. Actually, dalawa to, mga lods. Yung isa na ilagay ko na rito sa helmet ko. Then itong isa, ito na lang yung i-unbox natin, mga lods, para makita nyo na rin. Yun nga, dahil nga sa napabili ako nito at medyo nainganyo ako, isa pa, kailangan ko din kasi to, dahil nga sa kapag mayroon din akong back ride ay parang hindi na kami nagsisigawan, no? Para madali ko na rin naiintindihan yung sinasabi niya. Umpisa na natin yan. Hi! So yun nga, mga lods, i-unbox na natin to, mga lods. So unang-una, mga lods, dito sa box, kung makikita nyo, enter phone systems, stereo music, auto receiving phone calls, IP65 waterproof, remote control. Waterproof din pala siya, mga lods. Then tara, umpisa na natin buksan. So unang bubungad sa inyo, mga lods, kapag nagbukas kayo nito, is yung manual. So makikita nyo, mga lods, napakakapal ng manual na yan. At dahil nga sa makapal siya, iba-ibang lingwahe po yung laman nito. Pero kung tutusin, ilang pages lang ang English dito, at ibang lingwahe na lang uli. So, kung makikita nyo sa manual, may mga product details siya. Indicator, antenna, volume, power phone button, FM, radio button, tapos yung B, earphone interface. So, yun yung nandito sa ilalim. Type C, volume, at saka A button. So, yan lang naman, makapal siya. Talagang, kung makikita nyo, yan yung nagdali. Yung kapal eh. So, then, ito na nga yung item natin, mga lods. Ayan. Kung makikita nyo, masyado siyang makapit. Alright. So, ito na siya. Yung isa lang talaga, nabuksan ko na, kaya hindi ko na ito binuksan. So, ngayon ko lang i-unbox sa inyo. Katulad nga na nandito sa manual, ito yung lalabas yan. Ito, papakita ko muna sa inyo yung salpakan ng charger, no? So, ito ay... Ay, baliktad yata. Dito pala. Yan. So, ito ay type C. Pag type C kasi yung device natin, mabilis mag-charge. Then, ito na nga yung unit. Kung makikita nyo, napaka-simple lang niya, no? Pero parang rubberized yung texture niya. Then, nasa 800 meters yung layo ng connected nito, no? Isang device dito sa akin, tapos ito doon sa isang helmet. Then, ito yung sa may antena niya. Then, ito yung siya. Yan yung sa may antena niya. Dito niya yung sinasalpak sa side ng helmet. Ayan, kung makikita nyo dito. Ayan, diba? Ganun siya. Tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin ikakabit itong ating motorcycle intercom Bluetooth headset. Tuturuan ko kayo kung paano natin ikakabit to, mga lodi. So una, mga lods, kunin natin yung dalawang speaker. So ito yung microphone, no? Kailangan natin yan. Then itong dalawang speaker yan. Ito yung dalawang speaker, mga lodi. Yan muna yung kukunin natin. So itong natitira, hindi natin yan gagamitin. Oop, teka lang, mayroon pa pala. So ito kailangan din natin to, mga lodi, ano. So ito yung velcro. Ito yung ikakabit natin. So meron siyang excess dito, no? Just in case na meron ka pang isang extra helmet, pwede mo siyang ikabit din tong speaker sa isang helmet. So ayan, kukunin natin yan. Then yung makikita nyo, ayan, ito yung helmet natin. So kung makikita nyo, meron ditong nakahulma na bilog, no? Dito natin siya ipapasok, mga lodi. Yan, dyan natin ididikit yan. So tara, idikit muna natin. Ito yung unang-unang step na kailangan nyong gawin kung paano magkabit nito. So ito siya. Then kabit natin dito, mga lods, no? Then higitin nyo na yung natira. Alright. So ayan, naidikit na natin. Okay. So yung isa naman, tanggalin natin yung papel. Tapos ito naman yung ididikit natin dito sa kabila. So natatanggal din yan, yan. So yung mga helmet natin, mga bagong helmet na lumalabas ngayon, may mga ganto na eh. Kahit yung mga half face, alam ko may ganto na din eh. Yan. Ididikit natin yan dito. So yan, nakakabit na, no? Then ngayon, pwede nyo naman tanggalin to. Ayan, tanggalin muna natin to para maayos natin. Nakaano lang naman yan eh. Nakaganto lang naman. So tanggalin muna natin, no? Ayan. So ayan, pakahirap pa tayo kanina, pwede pala natin tanggalin. Ayan, ito. Ayan, natatanggal din pala. Then next naman natin is yung ating speaker. So tanggalin natin sa pagkakarolyo, no? So ayan, mga lods, ayusin natin yung dalawa nating speaker. Yung isa dito alam ko mahaba eh. Ayan. So itong mahaba, itong ito dito, dapat dito siya naka-align, di ba? Ito yung part na mahaba. Kung makikita nyo, mahaba itong isa. Ito yung ilalagay nyo dito para itong maiklian dito, kasi narito yung device na to, yung intercom. Then ilalagay na natin yan dyan. Kakapit nyo lang naman pa ganyan. Yan ang kagandahan dyan eh, oh. Nakahulma na talaga siya. So ayusin natin. Ayusin natin, mga lods. So pwede nyo naman tanggalin yan. Ayan, oh. Dahil nga naka-velcro siya, pwede nyo baklas-baklasin. Okay, ayan, 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 oh. Hulmang-hulma siya, mga lodi.
Then yung isa naman, dito natin siya ikakabit. Ayan. So hulmang-hulma talaga siya, no. So ito, dito siya dapat naka-connect. Ayan, dapat dito lang siya eh. So itatago natin 'yan diyan sa sulok, no? Itatago natin diyan sa sulok. Then ito, itong part na 'to, i-clip lang natin 'yan dito. I-clip na natin para hindi na mahirap. Ayan. Then ito na nga. So ganito 'yung magiging position niya. Ayan, medyo mahirap lang talaga ipasok. Ito na 'yung next natin na gagawin. Magki-cable management tayo. Dito natin isasalpak 'yung microphone. Then kung makikita nyo, ito naman yung microphone niya na dapat ay, so dito siya dapat nakakapit dito sa part na to. Pero ito, naka-velcro din yan mga lodi, no? Pwede nyo tanggalin din yan, then kayo na yung magkakabit. Ayan, ipapasok natin yan dito. Dito natin yan ididikit sa side. Naikabit na natin. So ikapit na rin natin muna to para makita natin kung ano yung kalalabasan. Ayan. Basta ka natin to ipasok. So dapat nakaganyan siya. Yung naka-align dapat to dito. Pagdikit, ito na yung sa microphone eh. Ayan, ito na yung sa microphone. Pagdidikitin na natin yan. Okay, so nakadikit na, no. Ayan yung sa microphone. Okay, try natin pasok dito. Ayan, so doon ko siya pinasok, no. Doon ko siya pinasok. Okay lang yan. As long as hindi nagagalaw. Then ito, hanap tayo ng, ito yan, pwede yan dyan. Tapos dito ko na ipapasok to. Ito naman, problema ko dito. Siguro dito na lang din sa side na to, no. So kailangan nating itali to. So yung natirang ganito, ayan, kailangan natin yan. Ayan, itali na lang din natin. So okay lang naman to eh. Malit lang naman yan, kaya hindi yan makakasagabal sa ulo natin. Hindi yan makakatama sa ulo natin. Kaya okay lang yan. Then ito dito, ingatan nyo lang na wag madali yung ano, ha, yan. Ganyan lang naman yung ginawa ko. So ito, right dito, i-align nyo lang naman ng maayos. Ayan, dyan. So yan, ganyan. So ayan mga lods, no. So ganyan lang yung ginawa ko. Check natin. Ito. Ayan, dito ko siya i-align. Ayan, dito ko siya ipinasok. Dito ko siya dapat nakalagay. Then yung wire, ayan, nakaganyan yung wire niya. So pasok natin yung ito. Itong ano natin, tama ba? Okay. So ito nga. Pasok natin yan dito. Okay. Tanggalin muna natin. Pasok muna natin to dito. So ganun ang mangyayari dyan. Ayan, papasok lang natin siya dyan. Yung wire naman kasi ito lang siya eh. Ayan. Ayan, nakapasok na. So higitin lang natin ng konti. Ito kailangan muna natin may pasok itong part na to. Tapos ngayon nakapasok na. Dito natin siya papalabasin. Dito. Dyan sa part na yan. So ayan, ganyan lang guys yung ginawa natin. Ayan, mas madali kasi sa part na to. Ayan o. So ayan, malinis na. So ganyan yung setup na gagawin, ginawa ko. Alright. Then yung kabila na ito. Ito madali na ito mga lodi. Madali na itong iayusin. Ayan, madali na itong ayusin. Kasi isasalpak mo na lang siya dito eh. Ayan, wala ka nang aayusin ditong wire. Yun lang namang kabila ang may mahirap i-setup eh. Yun yung kagandahan sa Spider. So hindi tayo sponsor ni Spider, no. Kasi ito lang talaga yung meron ako. So ayan na guys, no. Ayan na yung setup na ginawa natin. So papakita ko sa inyo at i-check din natin kung lahat ba nagpa-function, baka kasi pagka ano may naipit na wire eh nawala yung sound. So tara. So ayun na nga guys, ano, na naikabit na natin yung ating ano. So na-test ko na din siya. Okay, goods, maganda. Maganda rin yung pwesto kasi may nakahulma na siya para doon sa intercom, hindi siya bakat. So ayun mga lods, so sana nagustuhan niyo kung paano magkabit na motorcycle, intercom and Bluetooth headset dito sa ating okay. Vlog. So bago natin tapusin ang video na to, gusto ko lang muna na i-shoutout si Lorinda May Belen, Chassis01 at saka si Don Pedro Jones. Ayun, shoutout sa inyo mga lodi. Salamat sa pagsuporta sa aking channel. So kung nagustuhan mo yung vlog na to, huwag mo sana kalimutan na i-click yung like and subscribe. Don't forget to click the notification bell on Adlog TV. Thank you.